Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN roving reporter sa Mindanao. CMN Live Nationwide. Willy Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Mayong adlaw, Mindanao. Umapila sa Supreme Court si Atty. Nabel Tan ang nakababatang kapatid ni Sulu Provincial Governor na si Abdur Shakur Tan na i-reconsider ang Sulu's removal mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon pa kay Tan, marami ang maaapektuhan sa Sulu exclusion. Isa na rito ang mga guro at mga manggagawa na nagtatrabaho sa BARMM. I then politely appealed to the Supreme Court to think about the implication of such decision. Ayon pa kay Tan sa kanyang privileged speech sa BARMM Parliament session kung saan si Tan ay isa sa 8 ka deputy speaker sa 80-seat member of the parliament sa BARMM at isang full-blooded Muslim tausog kagaya ng kanyang nakakatandang kapatid na si Sulu Provincial Governor na si Abdur Shakur Tan na siya namang nanguna sa petition for exclusion na ang pinagbabasihan ng naturang gobernador ay nanalo ang no vote sa 2019 plebiscite. Samantala, daan-daang mga Moro National Liberation Front supporters and members sa Sulu ang nagsagawa ng peace caravan upang ipahiwatig na hindi sila sumasang-ayon sa Supreme Court declaration na ihiwalay ang Sulu sa Bangsamoro Region. Kanilang isinisigaw na pag-aralang muli ng Korte Suprema ang pagtanggal sa Sulu na kinikilalang kuta ng Moro National Liberation Front na nakipaglaban noong una para sa kanilang autonomia na di kalayuan o sa di kalaunan ay nakamit din ang sinasabing autonomia na ang Autonomous Region in Muslims Mindanao na ngayon ay BARMM or ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslims Mindanao sa bisa ng Bangsamoro Organic Law. Well, Ramos, Emin Robing Reporter ng Mindanao Radio, Kalikasan ng City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat, Willy Boy Ramos, ang ating CMN roving reporter sa Mindanao.